misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater. Give thanks to the Father, for he is good. In eternum misericordiae eius. He created the world with wisdom. In eternum misericordiae eius. He leads his people throughout history. Itinayo ito ng mga naunang Italian missionaries na pinadala ng aming founder na si Father James Alberione, sina Father Borgonio at Marco Grossi. At hindi sila tinanggap agad sa Manila. So ang tumanggap sa kanila ay Diocese of Lipa, Batangas. Pero after some time, tinanggap din sila sa main Archdiocese of Manila dahil nagkakaproblema sila sa kanilang deliveries ng mga printing materials, no? Kaya nag-apply sila na uli sa bishop na kung papayagan sila magtayo dito sa Archdiocese of Manila. At pinayagan naman sa isang kondisyon lang na sila ay magtatayo at magpapatakbo ng isang parish. At ito nga ang kanilang natagpuan, itong FB Harrison. Itinayo itong simbahan noong October 5, 1941. Yun din ang inauguration day ng Simbahang Our Lady of Sorrows. Pero October 5 yon, pagdating ng December, nagkaroon ng World War II, no? At sila ay inaresto ng mga Hapon, pinabalik sa Lipa, Batangas. At nung dumating ang mga Amerikano, ay pinayagan silang bumalik uli sa Maynila, dito sa Pasay. At nung nagkaroon ng Liberation of Manila, ang mga Hapon na tumira dito sa lugar na ito, bago sila umalis, sinunog nila ang simbahan, ang kumbento at ang printing press. Kaya nagtayo na naman ng panibagong simbahan at nagkaroon ng inauguration noong December 16, 1948. No, yun ang ganito ng simbahan ang itinayo noong December 16, 1948 kasi maliit na chapel lang ito noong una. I am convinced na ang Our Lady of Sorrow stands for all the churches here in the Archdiocese of Manila. So, while we are honored for having been chosen as a pilgrim church, we cannot take credit for it. No? Kung bakit, ganun talaga ang grasya ng Diyos. God is gracious to us, but God is also gracious to everybody. Inaanyayahan ko ang mga Katoliko na magsagawa ng pilgrimage hanggang November 20. Malugod po namin kayong bibigyan ng passports kung ang Our Lady of Sorrows ang inyong kauna-unahang parokyang bibisitahin. At kung kami naman ang kahuli-hulihan, ay malugod namin kayong bibigyan ng certificates. As we receive from Him, let us also give to Him. In eternum misericordiae eius. Hearts open to those who hunger and thirst. In eternum misericordiae eius. Misericordiae. Misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater. Let us ask the Spirit for the seven holy gifts. In eternum misericordiae eius. Fount of all goodness and the sweetest relief. In eternum misericordiae eius. Comforted by him, let us
comfort. In eterno misericordia eius, love hopes and bears all things. In eterno misericordia eius. Misericordia. It is the shrine's 40th anniversary, Valentine's Day, 40 years ago, 1976. A few, mga 2 weeks before, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines declared this shrine to become a national shrine. Kadalasan po, ang shrine, bago maging shrine, maraming devotion, ano? But because of the devotion to the Sacred Heart of Jesus, di ba? Alam naman natin, very popular devotion, binigay itong, hindi na dumaan sa proseso, biglang hindi na siya naging parokya, biglang naging national shrine agad. Kadalasan po ang mga Hiswita ang nagpapalaganap ng debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Pero because of the decree of the bishops, they agreed, it was during the time of Jaime Cardinal Sin, na it was declared to be the national shrine of the Sacred Heart 40 years ago. All the pilgrim churches have something to do with mercy, of course, di ba? Lahat naman mercy, eh? Mercy. So, bawat isang syudad, no? Mandaluyong, San Juan, Pasay, Maynila, at saka Makati, lahat siyan ginawa ng pinili at tig-isang simbahan. Nagkataon para sa Makati, kasi Sacred Heart, it is also associated with the heart of Jesus, the mercy of our Lord Jesus Christ, kaya naman siya napili. Diba? Tapos sa Makati, ito yung napili, kasi national shrine nga. Eh. Kaya siguro, with the grace of God, no, ito ang napili na naging Jubilee Church. First, we welcome you siyempre sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. We always welcome you. Kung malaki kayong grupo, maganda magpalista beforehand para we can prepare your passports, we can prepare, pagtapos na yung 5 stamps, for example, you get a certificate. Kung malaking grupo, you can email it to us, or you can make prior arrangements para mas ma-facilitate. No? As a matter of fact, maganda eh. But of course, pag maliit na maliit na grupo, or as an individual, you are always welcome. No? And we observe na kung may misa, we respect the mass, at hindi basta-basta susugod na lang dito. No? So maganda mag-coordinate. No? We have our telephone numbers, we have our emails, we have our different contact persons para maayos. No? This is one way to streamline everything at ma-welcome kayo kung kailangan niyo mag kung kailangan mag-misa, kung kailangan mag-umpisal, no? As long as it's coordinated, wala namang problema. We'll be very, very happy if it's coordinated. Pero we invite you nga talaga kasi Year of Mercy, di ba? One of the highlights is the sacrament of pagbabalik loob. No? Ang sakramento ng pagbabalik loob. We always say here, magbalik loob. Pag wala sa loob, nasaan? Saan ba pag wala sa loob? Sa labas. Ako, pag nasa labas, mahirap magdasal, mahirap mangumunyon, mahirap makita ang kamay ng Diyos, mahirap magawa ng kapayapaan pag nasa labas. Kaya lagi tayo magbalik loob, most especially in this extraordinary Jubilee Year of Mercy. Inaanilahan namin kayo lahat, no? Itong talaga napakagandang pagkakataon na maramdaman ng pagmamahal at awa ng Panginoon. Itong extraordinary Jubilee Year of Mercy dito sa Sacred Heart at sa ibang mga Jubilee Churches all over the world, no? Hindi lang naman sa Archdiocese of Manila, hindi lang dito, we invite all of you, no, para lagi tayo maramdaman natin konkreto ang pagmamahal ng Diyos, no, dito sa Extraordinary Jubilee Year of Mercy. We thank you. Dito, every first Friday so far, every first Friday of the month, from 6 a.m. to 6 a.m. the following day, we have a 24-hour confession to be first Friday. So far, it's itong buong Jubilee Year hanggang sa November. Pero baka, with God's grace, if God will lead us, baka tuloy-tuloy na.
mag 24 oras na tayo ng confession para mag-break loob ang mga tao. Kasi tuwing First Friday, meron talaga tayong 24-hour vigil. Buong talaga naman meron yun eh. Ang dadagdag lang natin, hindi ng vigil, may sacrament of pagbabalik loob. Welcome, may we experience the love and mercy of God every day. On sorry hearts, we close the door. Don't give the help they need. But Jesus looks and says, you're loved. From your sins, you are freed. So let this be the time. We are His living signs. And let His mercy shine. For all who come to know His love, let them find it here with us. Grace now shown, welcomed home, God the Father's mercy known, His mercy known. So if we want to be like Him and show the Father's love, be merciful with open arms, just like He is to us. So let this be the time, we are His living signs, and let His mercy shine. For all who come to know His love, let them find it here with us. Grace now shown, welcomed home, God the Father's mercy known, His mercy known. Jesus, Lord, there is mercy in Your eyes. Help the church be Your face. Jesus, Lord, there is healing in Your hands. May we give Your embrace. For all who come to know love, let them find it here with us. This building dates from 1603, when the Dominicans decided to have a sort of resting place for priests working in the missions. It was finished in 1603, and the patron saint or titular of the church, it was San Juan Bautista. That is the reason why this place is called San Juan. At the very beginning, there was no housing at all. The city of San Juan was born around the temple, or excuse me, around the Santuario de Santo Cristo. In 1639, the image of the Santo Cristo that the Dominicans had in the church in Binondo was transferred to San Juan. And in the year 1648, Pope Innocent X accepted the confraternity of the Santo Cristo devotees and issued a bull through which the Santuario was given special privileges. Brothers and sisters, I would like to encourage you to be part of the Jubilee of Mercy. If you cannot attend and go to the five churches, see to it that there is a day set apart, a very special day, when you really want to enter into God's mercy, the holy door. And before entering, I will request you to think, how do you feel
about mercy. If you really are merciful to others, and after reflecting on this, before crossing the threshold of the holy door, think and tell yourself, I am going to cross the door of God's mercy. And later on, remain silent, praying, think about God's mercy to you. Allow the Lord to guide you through this beautiful garden of His mercy, so that in turn you will inspire. I am telling you this because I have been inspired for the thousands of pilgrims that have come to this church, and that is their experience. When we do it conscientiously, when we have the right dispositions, certainly you will encounter the mercy of God, and it will make you more merciful. And this is the aim of the Jubilee of Mercy. We have to be instruments of mercy in this unhuman world, in this cruel, we need to be merciful. Look around and let us see our society. In one of our clergy meeting, the Cardinal asked us, do you know why we have so unjust society? And he gave the answer, because there is no mercy. There is no mercy, and that's why there are so much suffering. And not only in our country, even in the whole world. And this is the goal and the intention of our Pope, for all of us to be instruments of mercy towards others throughout this year of mercy, and starting this year of mercy through our whole life. He's the merciful God. He looks for us when we lose the way, takes us into His arms to heal our wounds with blood of His wounds, breathe new life into us. Blessed are the merciful, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the merciful, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. If Lord did not forgive our sins, who could stand? But He forgives us, thus we shall do. We shall do as our God. Well, ang ating shrine ay naumpisahang sa katuparan noong late 90s kasi ay nagkaroon na ng kaalaman at debosyon sa Divine Mercy nang galing sa Poland
Kaya noong April 23 of 1995 ay nilabas ng kanyang kabunyian, the late Cardinal Sin, ang decree of enactment. At ito naman ay nabigyan katuparan the following year. Kaya June 12 of 1996 ay nabindisyonan at binuksan ang Shrine to the Divine Mercy upang bigyang karangalan at bigyang daan ng debosyon na ito sa dakilang awa ng Diyos. Well, marahil ay dahil na rin sa aming apostolate na tumatalakay sa dakilang awa ng Diyos, Year of Mercy, at taon-taon, akmang-akma dahil ito ang hangarin ng Santo Papa na ipakita ang dakilang awa ng Diyos sa lahat ng tao, kaya yung Shrine to the Divine Mercy, dambana ng dakilang awa ng Diyos, ay tugmang-tugma doon sa taon na idiniklara ng Santo Papa, ang taon ng dakilang awa, Year of Mercy. Kaya naman naisip marahil ang ating kanyang kardinal, Luis Antonio Cardinal Tagle, na mapabilang tayo sa mga simbahang dadalawin sapagkat ang aming pangunang gawain ay ang ipadama ang awa ng Diyos, siyempre sa pamamagitan ng kumpisal at Eucharistia. Well, pinapaalalahanan lang namin yung aming mga pilgrims na dumarating na at least pag nagdiriwang ng misa, alam mo at natsyempohan nilang mayroong misa, ay hindi muna namin ipinapagawa yung mga spiritual exercises or activities na inihiling. Halimbawa yung paglapit doon sa relic ni Santa Faustina o doon sa Holy Cross na kung saan magdadasal sila ng panalangin para sa mga nahihirap at may karamdaman. Hinihikayat namin sila na mag-focus muna sa Eucharistia. Sapagkat isa rin sa mahalagang hinihingi ng ating Year of Mercy ito ay makadalo sila sa Eucharistia na ginaganap mismo sa loob ng simbahan na idiniklarang kabilang sa Year of Mercy na ito. So patuloy po kaming nag-aanyaya na dumayo kayo dito sa ating Shrine of the Divine Mercy dito po sa Mandaluyong, Maysilo Circle, Mandaluyong City. Ito po ay bukas maghapon mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kaya kung nagnanais ang mga bawat pamilya, magkakapitbahay, barkadahan, magkakaibigan o magkakasama sa opisina, kayo po ay most welcome to our shrine. Meron po tayong mga tao na handang tumanggap sa inyo. Meron tayong welcome committee na nagtuturo din kung paano pagdasal ng chaplet, pagdarasal ng ibang mga spiritual exercises. Kaya dito po sa Mandaluyong, kayo buong puso naming tinatanggap upang isakatuparan ang ating mga gawain on this Year of Mercy. For all who come to know His love, let them find it here with us. Grace now shown, welcomed home, God the Father's mercy known, His mercy known. Sorry hearts, we close the door, don't give the help they need. But Jesus looks and says, you're loved, from your sins you are freed. So let this be the time, we are His living signs, and let His mercy shine. For all who come to know His love, let them find it here with us. Grace now shown, welcomed home, God the Father's mercy known, His mercy known. So if we want to be like Him and show the Father's love, be merciful with open eyes, just like He is to us. So let this be the time, we are His living signs, and let His mercy shine. For all who come to know His love, let them find it here.
grace now shown, welcomed home. God the Father's mercy known, His mercy known. Jesus, Lord, there is mercy in Your eyes. Help the church be Your face. Ang kasaysayan ng Manila Cathedral ay konektado sa kasaysayan ng Kristyanismo sa Pilipinas. Nung tayo'y gawing isang diocese bilang isang bansa nung February 6, 1579, nang gawin tayong diocese, hiniwalay tayo sa Mexico. Siyempre magkakaroon ng katedral yung ating unang obispo na si Bishop Domingo Salazar. At yung piniling simbahan ay itong simbahan na ito na noon ay isang parokya lamang. Tinatawag nila noon na simbahan ng Purisima at Immaculada Concepcion. Tinatag noong 1571 pero ginawang katedral noong gawing diocese ang Manila. At itong simbahan na ito, present structure ng simbahan ay ikawalong structure. No? Kasi simula noong 1579 hanggang ngayon, pitong beses na nasira yung simbahan, no? Dahil sa sunog, dahil sa lindol, maraming beses dahil sa lindol, at yung kahuli-hulihan noong Second World War. Itinayo ulit noong 1953 na natapos noong 1958. So ito ngayon yung present structure ng ating simbahan. Ang Manila Cathedral din ay ginawang basilica ni Pope John Paul II noong April 27, 1981, motu proprio. Ibig sabihin, ang pagkakaiba ng Manila Cathedral sa ibang mga basilica ay yung ibang mga basilica ay nag-apply para maging basilica dito sa Pilipinas, pero ang Manila Cathedral ay ang Santo Papa mismo, si Pope John Paul II, ang nagbigay ng dignidad bilang basilica sa simbahan. Pagkatapos ng kanyang pagbisita noong 1981. Ang Manila Cathedral din ay makasaysayan dahil tatlong Santo Papa na ang nakadalaw dito, si Pope John, Pope Paul VI, Pope John Paul II, at si Pope Francis noong January 2015. Marahil dahil una nga yung kasaysayan ng Pilipinas ay ng simbahan sa Pilipinas ay konektado dito sa simbahang ito, at dahil ito ang katedral ng Archdiocese of Manila, kaya pinili ni Cardinal Tagle na ang Manila Cathedral ay maging isa sa mga Jubilee Churches. So yung dignidad ng simbahan, at ang naging paraan kasi ng pagpili ni Cardinal ay ang Archdiocese of Manila ay may limang syudad. So bawat isang syudad ay may isang simbahan bilang Jubilee Church, at sa Manila ang pinili niya ay itong Manila Cathedral. Inanyayahan po namin kayo dito sa Manila Cathedral na mag-pilgrimage, lalong-lalo na ngayong Jubilee Year of Mercy. Sabi ni Pope Francis, isa sa mga importanteng elemento ng Year of Mercy ay yung pilgrimage, no? Yung pagpasok natin sa mga Jubilee Churches. Kaya sana po ay maglaan tayo ng oras, ng panahon, at ihanda ang ating mga sarili na pumunta sa mga Jubilee Churches, sa Manila Cathedral bilang isa sa mga Jubilee Church dito sa Archdiocese of Manila. Nawa po ay magkita-kita tayo dito at maging makabuluhan ng pagdiriwang natin ngayong Year of Mercy. Misericordiae sicut potest, misericordiae sicut potest. Give thanks to the Father, for He is good. In eternum misericordiae eius.
children in eternum misericordiaeus. Misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater. Give thanks to the Son, light of the nations, in eternum misericordiaeus. He loved us with a heart of flesh, in eternum misericordiaeus. As we receive from him, let us also give to him, in eternum misericordiaeus. Hearts open to those who hunger and thirst, in eternum misericordiaeus. Misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater. Let us ask the Spirit for the seven holy gifts in eternum misericordiaeus. Fount of all goodness and the sweetest relief, in eternum misericordiaeus. Comforted by him, let us offer comfort in eternum misericordiaeus. Love hopes and bears all things, in eternum misericordiaeus. Misericordiae sicut pater, misericordiae sicut pater,